Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo na kami ay mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal, at pag-alabin nawa kami sa kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid na walang maisuot at walang makain, kung sabihin sa ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip sa gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sabot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa. At ipakikita ko naman sa iyo
sa pamamagitan ng aking mga gawa, ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Mabuti iyan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Ibig mo bang patunayan ko sa iyo, hangal, na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa? Si Abraham ay kinalugda ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Hindi ba? Di ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi sa kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito'y siya'y ibinilang na matuwid. Ang tawag sa kanya ng Diyos ay ang kaibigan kong si Abraham. Diyan ninyo makikita na ibinibilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Patay ang katawang, hiwalay sa espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang, hiwalay sa mga gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siya'y sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Ang mapagpautang, nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Magsitayo po ang lahat. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus,
at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyaon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sinuman ay nakiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita, sa harapan ng laging ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang mga banal na anghel. Sabi pa ni Jesus sa kanila, tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita na nagkakari ang Diyos ng may buong kapangyarihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ang ibig pong ipaalam sa atin ng Panginoon, kung bilang pagmamakal natin sa Panginoon, kinakalimutan natin lagi ang ating sarili. Lagi nating pinaglilingkuran ang Panginoon nang walang tigil at ang kanyang kalooban. Lagi nating isinasagawa nang walang pagkukulang. At kung bilang pagmamakal natin sa Panginoon, nagmamakal tayo ng kapwa, minamahal natin ang lahat ng kapwa at pinaglilingkuran natin sila, lagi tayong nagkakawanggawa. Ano ang mangyayari pagkatapos ng ating buhay dito sa lupa? Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Mapapasalangit tayo kaagad at makakapiling natin ang Diyos ng magwalang katapusan. Yan ang ibig ipaalaala sa atin ng ating Panginoon sa umagang ito. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa Ama sa langit upang masundan natin si Jesus, ang kanyang anak, at matularan siya ng lubos. Ang ating tugon, Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang bayan ng Diyos, naway yakapin ang krus ni Kristo at maging mga buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwalang mapa sa ating pangangalaga. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang mga pinuno ng ating bansa, naway marinig nila ang mga daing ng ating mga kababayan
lalo na yaong mga nagdurusa dahilan sa kawalan ng katarungan. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Tayo naway maging mga karapat-dapat na katuwang ng mga taong nabibigatan sa kanilang dinadalang krus sa buhay. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan at kalakasang espiritwal sa pamamagitan ng ating pagkalinga at pangangalaga, manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Makapangyarihang Ama, naway mabanaagan sa aming buhay at sa aming pagkalinga sa pangangailangan ng iba. Ang lakat ng aming pagsisikap na sumunod kay Jesus. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, anay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay. Aming hiling, pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkaloob mo na kami ay makaisa niyang kalubusan upang ang pagsamba sa iyo ay marapat naming maialay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na mag-akin ng sarili niyang kami ay matubos. Kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugo at tubig ay masaganang dumanak, kaya't
sambayanan mo dito ay nabanaag. Ito ay ang sangkatauhan na naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarapilahan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaluob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkaluuban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus, Nazareno, patawad ko sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus, Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Jesus, Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus, Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmakal, kaming nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Inyo ang Panginoon. At sumayo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Maestro Padre Jesús Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.